Isa sa mga hindi malilimutang trahedya na naganap sa karagatan ng Pilipinas ay ang paglubog ng MV Doña Paz na kumitil sa buhay ng tinatayang umabot sa 4,386 na katao. Marahil sa mga hindi nakakaalam sa kwento tungkol sa barkong MV Doña Paz ay aakalain nila na ang pinakamatinding trahedya na naganap sa karagatan ng mundo ay ang paglubog ng Titanic noong April 1912. Kung tutusin ay tama naman ito, subalit makalipas ang 75 years matapos lumubog ang pinagmayabang ni Thomas Andrews na dinesenyo niyang barko na kahit ang Diyos umano ay hindi kayang patawbin nito, sa hindi naman inaasahang pangyayari ay lumubog pa rin ito at nagresulta nga ng pagkamatay sa buhay ng mahigit 1,500 na katao. At gaya nga ng sinabi ko, matapos ang 75 years ng paglubog ng Titanic, December 20, 1987, nang lumubog naman ang MV Doña Paz na noong una ay pinaniniwalaan na sakay lamang nito ang 1,518 na pasahero na siya lamang capacity nito. Ang MV Doña Paz ay orihinal na gawa ng isang Japanese na si Onomichi Sosen noong 1963 at may orihinal na pangalang Himiyuri Maru. Matapos naman itong bilhin ng Sulpicio Lines noong 1975 ay binago ang pangalan nito at ginawang MV Don Sulpicio. Subalit makaraang masunog ang ilang parte nito noong Hunyo 1979 dahil sa isa ring aksidente, ang barko ay muling pinalitan ng pangalan at ginawa nang ang MV Doña Paz. At noong December 20, 1987, 5 araw bago magpasko, ay 1,000 mga Pilipino ang sumakay dito para sa isang 24 oras na paglalayag mula Leyte patungong Maynila. Ang 1,518 na capacity nito noong araw na yun umano ay mistulang hindi nasunod. At ito ay ayon sa kwento ng isa sa 24 na survivor mula sa lumubog na barko na si Lotgardo Niedo. Ayon sa kanya ay talagang siksikan sa loob ng barko at halos wala ng espasyo para makagalaw ng maayos. Kaya naman nakaupo na lang sila at limitado ang kanilang galaw. Naisip niya na kaya siguro ganoon karami ang taong gustong makauwi noon sa kanilang mga tahanan ay dahil sa bakasyon at magpapasko. Ganto rin ang sinabi ni Aludya Baksal sa isa sa kanyang dokumentaryo. Si Aludya Baksal kasama ang kanyang ama na si Salvador Baksal ay mga kabilang rin sa mga pasahero ng barko na nakaligtas. Idinokumento ni Aludya na sa loob daw ng barko ay para silang ipis o mga langgam na nagsisiksikan. Sinang-ayon na naman ito ng isang hindi nagpakilalang opisyal ng Sulpicio Lines at sinabing dahil nga magpapasko ay dagsaan ang mga pasahero at ang mga hindi talaga sana makakasakay sa barko ay bumili ng tiket sa mga illegal na nagbebenta nito. Karamihan sa mga sakay ng barko ay mga magulang at may daladalang mga bata. Sa opisyal na listahan ng pasahero ng Doña Paz ay nakalagay na mayroon lang itong 1,583 at mayroong 58 na mga crew ang sakay. Pero hindi naglaon, sa pag-iimbestiga ng media ay napag-alaman nilang umabot sa mahigit 4,000 ang sakay nito kasama na ang mga batang may edad 4 pababa na hindi kabilang sa opisyal na listahan ng Doña Paz at mga pasahero ding bumili ng tiket sa mga ilegal na nagbebenta nito. Dahil doon ay naging triple nga ang naisakay nito at idagdag pa ang mga napakaraming bagahe na daladala ng bawat isang pasahero. Alas 10 na ng gabi at kasagsagan ng paglalayag ng MV Doña Paz, naka-schedule ito na dumaong sa Maynila na mga alas 4 ng madaling araw. Ang mga tao sa loob ng barko ay kasalukuyang nagpapahinga na dahil na rin siguro sa pagod. Pero naging lingid sa kanilang kaalaman na mayroon palang isang barko ang tutumbok sa nilang dinadaanan na siyang magiging dahilan ng isang malagim na kaganapan. Ang barkong iyon ay ang MT Vector. Ang MT Vector ay hindi isang ordinaryong barko. Ito ay isang tanker na naglalaman ng 8,000 barrels of explosive fuels na pagmamayari naman ng Caltex Philippines. Ang ruta naman ng barkong ito ay mula Bataan papuntang Masbate. Nakita mismo na papalapit na ang barkong iyon ni Salvador Baksal, ama ni Aludya Baksal. Nagaya ng sinabi ko kanina ay isa sa mga nakasurvive sa trahedya. Noong mga oras na yon ay nakapwesto umano siya sa gilid ng barko upang doon na umihi dahil sa kakulangan ng banyo. Noong una akala niya ay isa lamang itong fishing boat dahil sa marami itong nakapalibot na ilaw at mistulang napakaliit nito. Subalit nagsimula siyang makaramdam ng takot noong papalapit na ng papalapit ang naturang barko sa kanilang sinasakyan at nakita niya na hindi pala ito ordinaryong bangka. Kaya naman napasigaw siya ng mga katagang babangga na tayo. At dito na nga nangyari ang hindi inaasahan. Nang magsalpo ka ng 2 malaking barko, ang mga tao sa loob ng barkong Doña Paz ay nakarinig ng malakas na kalabog
at nakaramdam sila ng tila malakas na impact sa loob na siya namang kinagulat nila. Dahilan upang magpanik ang marami, nagtakbuhan at nagkagulo. Wala namang narinig na alarm o mga warning ng mga crew sa loob ng Doña Paz na ang sinasakyan pala nila ay bumangga na sa isa pang barko. Ang MT Vector ay natumbok ang parte ng Doña Paz kung saan naandun ang mga makina nito at mga switch, kaya naman agad nag-shutdown ang makina nito. Agad din itong nagliyab at mabilis na kumalat sa bawat parte nito. Nang makita ito ng mga pasahero ng barko, dito na sila tuluyang nagkagulo dahil sa panic at takot. Nag-iiyakan na rin ang iba dahil di nila alam ang kanilang gagawin dahil sa sobrang dilim ng paligid at tanging liwanag lang na nagmumula sa naglalagablab na apoy na dulot ng banggaan ang nagsilbi nilang ilaw. Ang iba ay hindi na rin makahinga dahil sa usok na dulot din ng apoy sa loob. Ang ginawa ng iba ay nagtungo sa pinakaibabang bahagi ng barko upang maiwasan ang sunog. Ang iba naman ay nakipagsapalaran na lang na tumalon sa dagat sa pag-asa mabubuhay pa sila. Si Aluja at ang kanyang ama ay sumama na rin sa pagtalon sa dagat mula sa nagliliyab na barko. Subalit hindi nila alam na ang gumangga pala sa kanila ay isang barko na naglalaman ng gasolina, diesel at kerosene na tumagas naman sa tubig. Kaya wala din silang ideya kung ano ang mangyayari sa kanila sa tubig bukod sa sila ay malulunod. Hindi nagtagal ay sumabog din ang MT Vector. Ang mismong tubig sa dagat ay nagliyab dulot nga ng mga gasolina at iba pang nilalaman ng barko na natapon. Nasaksihan lahat ng iyon ni Aluja at ng kanyang ama. Sa kanilang mga kwento ay sinabing ang ginawa na lang nila habang ang tubig ay umaapoy ay lumangoy na lang sila ng lumangoy, at kapag papalapit na ang apoy sa kanila ay sumisisid lang sila sa ilalim upang hindi sila masunog. Nasaksihan nila ang mga taong naabutan ng sunog. Narinig nila ang kanilang paghiyaw, mga malalakas na pag-iyak at paghingi ng tulong sa kung sino. Hindi nagtagal, unti-unting tumahimik ang paligid. Wala na yung mga nag-iiyakan at nagsisigawan. Ang mahigit 4,000 sakay ng barko ay natupok at ang iba naman ay nalunod. Sa kabuuan, ang nakaligtas sa malagim na trahedyang yon ay 24 lang na tao, kasama na si Aluja at ang kanyang ama. Walang malinaw na rason kung bakit nangyari ang aksidenteng iyon. Ang tanong ng karamihan ay wala bang mga radyo ang mga barko na maaring gamitin nila para makipag-ugnayan sa isa't isa? Wala bang kapitan o mga crew na nagbabantay kung may kasalubong ba silang ibang barko? Ang paliwanag ay nagbasi lamang sa paliwanag ng isa sa mga nakaligtas sa trahedya na si Lotgardo Niedo. Ayon sa kanya, mayroon umanong kasiyahan sa loob noon ng barko at isa ang kapitan sa mga nandoon sa loob ng kasiyahan at hindi niya ginawa ang tungkulin niya bilang isang kapitan. Ang mga nagbabantay naman daw ng mga crew ay maaring nakatulog noong mga oras na yon. Dito ay lumalabas na naging pabaya sila. Nang malaman ito ng mga kaanak ng mga nasawi, ay sinisi nila ang Sulpicio Lines at galit na galit silang sumugod sa opisina nila. Pero bandang huli, sa pagkatapos ng investigasyon, ang sinisi ay ang MT Vector. Gayunpaman, higit sa 4,000 pamilya ang nagpatuloy ng pressure sa Sulpicio Lines at humihiling ng pananagutan. Ang mga biktima lamang mula sa opisyal na listahan ang binigyan ng kabayaran na mayroon lamang $4,000. Ang mga wala sa listahan ay hindi binigyan ng kahit isang solong sentavo. Ang mga pamilya ng mga nawala ay binigyan lamang ng ilang uri ng kabayaran noong March 2017. Pero kung kayo ang tatanungin ko, sino ang may kasalanan sa pangyayaring ito? Komento po kayo sa baba ng video ito at susubukan ko pong basahin ang lahat ng yan. Hanggang dito na lang po siguro ang video natin ngayong araw. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, ay inaanyahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakipindutin na rin ang bell icon upang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!